tao ang tawag sa kanya ni Raffy Tulfo sa kanyang show na Wanted sa radyo. Marami ang mga clues na nagtuturong ang tinutukoy ay si Dave Villanueva ng Rodriguez Village, Barangay Lawa, Calamba, Laguna, Philippines. At least 2 counts of cyber libel daw ang maikakaso kay Villanueva. At bawat isang count ay may katumbas na 12 taon sa bilangguan. Ayon kay Attorney Benedicto Belay, na isampa na nga ni Raffy Tulfo in Action Team ang mga kaso laban sa taong ito sa Quezon City Prosecutor Office sa Quezon City, Metro Manila, Philippines, ng July 27, 2020. Ilang linggo bago mag-umpisa ang community quarantine sa Metro Manila at sa kalaunan ay sa buong bansa. Lumapit si Villanueva sa Raffy Tulfo in Action para ireklamo ang kumpanyang Frontrow. Ayon sa nagrereklamo, hindi ibinigay sa kanya ang kotse niyang Montero at Mustang na nakapangalan sa kumpanya pero siya ang nagbabayad. Noong unang linggo naman ng July 2020, nag-post ng mga akusasyon si Villanueva sa Twitter at sa YouTube laban sa Raffy Tulfo in Action. Pinaratangan niya ang programa ni Tulfo na hindi raw siya natulungan at kung ano-ano pa. Na-delete na pala ang mga videos at mga tweets na iyon. Pero syempre, may mga screenshots na ang staff ng Wanted sa radyo. Expertise nila kasi ang paggalap ng ebidensya. At may YouTuber din na may kopya ng mga naturang tweets. Nabanggit ni Tulfo na nagsorry na daw si Villanueva. Nang gagalaiti pa rin ang Raffy Tulfo in Action staff member na si Odette Molina. Wala kaming pakialam sa sorry niya, sir. Sabi ni Molina kay Tulfo. Unang-una nakita pa natin doon sa vlog nitong tao na to na nagpapasalamat siya na nabawi niya ang kotse. Tapos sasabihin niyang walang nangyari sa nilapit niya sa atin. Sa tulong ni Raffy Tulfo in Action, nabawi ni Villanueva ang kotse niyang Montero. Dagdag pa ni Molina, mangiyak-ngiyak pa sa tuwa yung taong yon. Tapos sasabihin niyang walang nangyari sa nilapit sa atin. Nakakagigil yung ganun, sir. Isa sa mga akusasyon ni Villanueva ay hindi raw niya alam na kinukunan siya noong isa lang siya sa Wanted sa radyo. Sabi ni Molina kay Tulfo, malaking kasinungalingan yun, sir. Bago ka pumasok sa building na to, kinakausap natin ang tao. Paliwanag ni Molina. Binibrief natin ang tao. Kayo po ba ay willing? At may pinapipirmahan po tayong papel na sila'y willing mag-on-air. Dagdag pa ni Molina, nag-retouch pa muna si Villanueva bago pa sumalang para maganda raw siya sa kamera. Inulit ng staff member ng Raffy Tulfo in Action, natanggap na po niya yung kotse niya. Tuwang-tuwa po siya at nagpapasalamat siya, patuloy ni Molina. May video pang nagpapasalamat pa po sa atin. Kaya nakakapagtaka po yung mga pinagpo-post niya doon na walang kakwenta-kwenta. Gusto ko sanang i-share ang YouTube channel ni Villanueva, pero tulad ni Tulfo, ayokong tulungan itong taong gusto lang paramihin ang YouTube views niya. At baka magkapera pa siyang pampiyansa. Panoorin nyo na lang itong huling update ng Wanted sa radyo sa kaso niya.